So welcome to my channel na mga kaibigan. So ngayon, pag-uusapan na naman natin ay sa about sa mga road accident ng mga kaibigan. Papakita ko lang sa inyo yung mga nakuha kong clip ng mga motorcycle accident ng mga kaibigan. So tuturo sa inyo kung ano yung mga naging sanhi nito, kung bakit nangyari to, at kung anong magandang epekto nito sa mga makakapanood nito, at mga safety tips para maiwasan to. Yung mga nakuha kong video galing sa CCTV Philippines, Philippine CCTV and dashcam something, nakalimutan ko, basta ito papakita ko sa screen. Yan. Yan yun, no, mga kaibigan. Kung di rin tayo sa char. So yan, magsisimula tayo mga kaibigan, no? At syempre, yung intro muna. Welcome back to my channel. At dito naman tayo sa panibagong yugto ng ating vlog. At ito ang Rider's Safety Lesson. At magsisimula tayo sa video number 1. Kuha ito ng dashcam ng isang sasakyan na bumabiyahe kung saan man dito sa Pilipinas nang biglang may sumulpot na motor sa kanyang gilid para siya iunahan. At nang itilt ito ng motor para pumunta sa kanyang harapan, ay hindi niya napansin na may lubak pala sa kanyang harapan na binigla niyang preno ang kanyang front brake na nagresulta sa kanyang pagsemplang. Ang lesson dito mga kaibigan ay kung hindi natin kabisado ang daan ay huwag tayong paspasero dahil maaaring ito magresulta sa kapahamakan katulad sa nangyari sa lalaking ito. At kung maaari, panoodin nyo ang isa kong vlog tungkol sa tamang pagpreno para maiwasan ang pagsemplang katulad nito. Ito ng isang rider na nagle-lane filter sa tabi ng sidewalk nang biglang isang sasakyan ang hindi nag-signal light na nagresulta sa pagbangga niya sa gilid ng sasakyan. Ang mali lamang ng rider sa part na ito ay nagle-lane filter siya sa bandang kanan imbis na sa gitna. Ang lesson dito mga kaibigan ay sa tuwing ikay magle-lane filterin sa kanang bahagi ng daan ay laging pagmasdan ang mga sasakyan na katabi sapagkat minsan ay hindi na sila tumitingin sa kanilang side mirror sapagkat sila ay nasa pinakagilid na. Kuha na naman ng dashcam na isang sasakyan ang isang gray na sasakyan sa harap niya na papasok sa kanto na habang pumapasok ito ay hindi napansin na isang motorsiklo sa gilid ng sasakyan ng may dashcam na paparating siya at bigla nga siyang dumating at aware pa siya na paparating ang sasakyan. Ibig sabihin lamang nito ay nakita niya pa ang sasakyan bago dumating at siya ay nakapagpreno pa subalit hindi na kinaya. Ang lesson dito mga kaibigan ay sa tuwing ang sasakyang katabi mo ay huminto, ibig sabihin may sasakyan o taong tatawid na hindi mo lang nakikita o galing magmatsyag sa kapaligiran upang hindi maaksidente katulad nito. Habang nasa kurbada isang motorsiklo ang nag-counterflow at umovertake sa kanya, subalit hindi kalayuan hindi niya napansin ang isang sasakyan na makakasalubong niya at hindi siya makabalik sa kanyang linya dahil may itim na sasakyan sa tabi niya. Para hindi masalpok ng kasalubong ay inilihis niya ito sa kaliwa kaya siya napunta sa damo at doon siya nasemplang. Ang lesson dito mga kaibigan ay huwag mag-counterflow sa kurbada lalo na kung hindi nakikita ang kasalubong. At sa tuwing magka-counterflow, siguraduhin
walang makakasalubong at tantyahin kung kakayanin ba kung sakali mang meron para maiwasan ang aksidenteng ito. Sa video namang ito ay walang mali ang rider, sadyang isang sasakyan lamang ang walang signal light, wala sa tamang linya at hindi tumingin sa kanyang side mirror. At hindi kalayuan ay bigla itong lumiko, kaya nagigit ang isang rider na nagresulta sa pagsemplang nito. Ang lesson dito mga kaibigan ay ugaliing magmatsyag sa kapaligiran sapagkat may mga driver talagang walang pakialam at mukhang walang alam sa daan katulad sa nakaitim na sasakyan na ito. So yun lang mga kaibigan, goodbye and see you next vlog.